Hi guys, this is Will. Ngayon ang ituturo ko ay tungkol sa Bitcoin investing or mas kilala sa tawag na Bitcoin. So, naalala nyo, may ginawa kasi ako na set ng instructions dito. So, I'll be discussing this in detail. Since recently, maraming nagiging interesado na paano makapagsimula or paano kumikita ng libre. So, gumawa ako ng step-by-step na guide na ipapakita ko sa inyo dito sa video para magkaroon kayo ng idea kung paano siya sisimulan. So, ayun. Una muna, syempre, kailangan meron tayong paglalagyan ng mga bitcoins natin. At ang nakikita natin na pinakasikat ay yung coins.ph. So, yung Coins.ph, isa siyang platform. Pwede rin itong download na mobile app. Ang ginagawa nito is nakakapagbayad tayo, nakakapagkuha tayo ng rebate sa iba-ibang mga vendors. At the same time, yung pinakamagandang ano na feature nito is yung pwede ka mag-convert from peso to Bitcoin. Saka recently, nagdagdag sila ng bagong wallet. Ethereum, so more on that later. Ang gagawin lang natin dito is kailangan meron ka muna na account. So ang pag-sign up dito ay free. So ito yung registration window nila. Magka-create ka rito, lalagay mo yung email address, then gawa ka ng sarili mong password. Then pag kinlik mo tong create account, may marireceive ka na email. So yun yung pang-verify mo, then pwede mo nang i-log in. So since ako may account na, lagay ko lang yung details ko rito. So, yan. Dire-diretso, makakalagin na tayo sa portal. Ngayon, dito sa login, depende ito eh. Usually, pag gumagamit ka ng access sa labas or PC or mobile app, merong feature to na i-enable mo yung two-factor authentication. So, makaka-receive ka ng verification code sa mobile phone mo. So, another ano rin yun ang tawag dito, security para syempre hindi mo hack yung account mo. So, ito yung itsura ng portal niya. So, kung titignan mo, meron ditong wallet balance. So, meron akong 31 pesos. Then, nandito yung iba-ibang wallets mo. So, pwedeng Bitcoin, pwedeng Ethereum. So, ngayon, ang sunod na gagawin mo na step dito, para fully functional yung Coins.ph natin, is verify mo yung account mo. So, sa case ko dito, nakapag-submit na ako ng verification. So, meron kang fi-fill up na set ng form. Karaniwan dito is mga personal info katulad ng address, yung mobile phone number, tsaka ito, yung medyo mahirap na part dito is yung verification na ID. So, at least dapat meron kang valid ID. So, meron list yon sa pag-fill up ng form. So, karaniwan naman government IDs. So, once na-verify yon, merong rebate sa iyo na 10 pesos. So, ayun. Ngayon, ang feature dito para makapag transfer ka ng coins papunta dito sa Coins.ph is yung wallet address mo. So, ito, may wallet address ako dito. So, bawat isang ano dito, wallet, may kanya-kanyang wallet address. Pero ako, nakaturo lang ako dito sa PHP, sa peso value, kasi ito naka ano to, auto convert na sa Bitcoin na amount. So kung papansin niyo, once you're done with step 1, okay, magalala since yung hard copy nitong mga instructions na to, isa-send ko rin ito once this video is uploaded. So next dito is magsa-sign up ka sa coinpot.co. So, ito naman, coinpot.co, ito ay isang uri ng sinasabi na Bitcoin faucet. So,
ano yung mga Bitcoin faucets. So basically, ang Bitcoin faucets or just call them coin faucets kasi maraming klase ng altcoins. Ano siya, parang gripo lang. So nagke-claim ka every mayroong 5 minutes, mayroong every hour. So doon doon natin kinukuha yung sinasabi ko na free money natin. So kaya itong Coinpot ang nagustuhan ko kasi ito combination siya na ngayon ng limang iba-ibang klaseng coin. So gagawa lang tayo ng account dito. Magre-register ka lang. So once meron ka ng account, preferably mas maganda email address, pwede ka na mag-claim dito sa mga iba't ibang sites na ito. So ngayon meron silang 1 2 3 4 5 6 7. 7 na iba't ibang klaseng sites. So pag kinlik mo yung register rito, ayan, simple lang. I advise para mas madali yung pag-maintain yung email address niyo sa coins.ph saka sa Coinpot ay pareho. So tingnan natin yung loob nito. So once na nakapag-sign up ka na, so meron ka ng account dito. Take note pala, added layer of security. Pwede ka ring magdagdag ng two-factor authentication code dito. So merong hiwalay na set ng instructions to. Oops. So sa case na to, since ayokong lagyan ng two-factor authentication kasi medyo hassle. Ayun. Pwede mo siyang i-leave na blanco. Okay. So, pag sign in natin dito, makikita natin yung portal nung Coinpot. So, kung titingnan ninyo yung portal, dyan yung iba't ibang klase ng mga coins. So, merong Bitcoin Core. Yung Bitcoin Core, ito yung pinakamain na Bitcoin. Kaya Bitcoin Core siya. Yun. Bitcoin Cash, Doge, Lite, Dash. At saka ito recently, Coinpot tokens, bagong dagdag ito. So, yung Coinpot tokens, kada nagki-claim ka sa bawat isa ritong mga coins, doon lima, is meron kang nakukuhang plus 3. So every claim dito sa mga coins na to, nadadagdagan to ng 15. So, added money. Ang kagandahan nito sa Coinpot tokens, pwede mo rin siya i-convert as tawag dito, any other coins, pwede ka mag-convert. So, pwedeng Bitcoin Core, pwedeng Bitcoin Cash. So, kahit depende sa'yo, pwede mo paglipat-lipatin yung mga values niyan. Okay, so, pag nakapag-create ka na ng account dito, ang sunod natin na gagawin is, ito, yun nga, mag-sign up ka, gamit yung email address, sign in pala rather. So, pag na-click mo na ito mga links na ito, dire-diretso din siya dun sa mga iba-ibang faucet site na pinakita ko sa inyo kanina. Then, you can start claiming. So, bukas ako ng isa. Pakita ko lang. Kunwari, ito, Dogecoin. So, magsasagot ka lang nung captcha rito. Pag nasagutan mo na to, automatic, medyo matagalan siya mag-load, automatic, pumapasok siya dun sa Coinpot na balance mo. So, naiipon yan. So, kung titingnan ninyo, medyo maliit yung mga values nito kasi, syempre, every 5 minutes, kukolekta ka, medyo tedious. Merong ibang ways of earning dito. Meron silang mga iba't ibang klaseng bonuses. So, more on that later. Banggitin ko. Para lalong tumaas yung earnings natin. So, ang gagawin lang natin, since ang objective natin is magkaroon ng free money at ilipat sa Coins.ph, is kukunin lang natin yung mga values ng coins, then i-convert natin sa BTC. Login ko ulit ito.
Then, lahat ililipat natin sa Bitcoin Core. So, kung titignan ninyo, nandito tayo sa, oops, not this one, dito sa step 4. So, get your earnings for free. So, medyo tedious na part to, pero since sabi ko may ibang paraan para mapabilis yan, ang kailangan natin, recently kasi ginawa ng Coinpot, 10,000 satoshi yung limit para mag-withdraw. So, kung papansin ninyo, ang 10,000 satoshi kasi, equivalent nun is 0.0001 Bitcoin. So, kung titingnan ninyo, sa akin, kulang pa ako ng 7,000. So, minimum withdrawal yun ngayon. Ang kagandahan nun, pag na-withdraw mo siya, wala na siyang fee. So, oras na na-set mo na yan, kumukolekta ka on a daily basis or as much as possible, mga around 5 minutes, lipat mo sila dito. Lipat mo sila. Dogecoin to Bitcoin Core, Litecoin to Bitcoin, Dash to Bitcoin, Bitcoin Cash, pati yung tokens. So, pag nakaipon ko na ng 10,000, pwede mo na siyang i-withdraw dito. So, paano mag-withdraw? Withdraw Bitcoin Core. Click mo lang yan. Then, may makikita kang menu dito. Medyo matagal siya. Refresh natin. Ayan. So, itong withdrawal Bitcoin address, kung naaalala nyo, yung nilagay ko sa coins.ph, makikita mo rito. So, dito sa symbol na to, yung wallet address, kunin mo lang yung value, in particular, yung peso wallet. So, bakit yun? I advise that way kasi kung dito mo ilalagay sa Bitcoin, kunin mo yung Bitcoin address, magko-convert ka pa, which is dadaan pa sa other necessary charges. Unlike pag dito, automatic na converted na siya to peso. So, pwede mo na siyang gamitin sa ibang features ng coins.ph. Wala ka ng hassle. So, lagay mo lang yan. Then, yung withdrawal amount, pwede mong iset sa maximum or kung hindi man maximum, kung pwede mong kunin yung minimum, which is ito nga, 0.0001 BTC. Then, sagutan mo yung captcha. Then, click withdraw. Once na-click mo yung withdraw, take note na meron ka marireceive na notification sa account mo. So, in my case, sa Yahoo. Pero meron akong other accounts kasi sa Coinpot. So, pakita ko lang sample sa Gmail. Kasi, kailangan mo i-verify to dahil pag hindi mo siya na-verify within 24 hours, hindi magre-reflect yung pag-withdraw mo ng balance. So, hindi siya mababawas. So, open mo lang any email address, you will see something like this. Coinpot withdrawal. So, ganyan. So, pag-click mo nun, click mo lang itong link na to, then mawi-withdraw na yung Coinpot balance mo dun sa wallet address na binigay mo, which is pupunta rito sa Bitcoin. Sa coins.ph. So, gawin mo lang yun, routinary, on a daily basis, then you will have your free money right away. So, ito yung sinasabi ko, kung papansin niyo very tedious yung step. Kasi yung sa akin, currently, personally, kung titingnan nyo, bago ako makareach ng 10,000 na satoshi, halos inaabot ako mga 10 to 15 days using itong account na to. Para mapabilis, sabi ko may mga ibang bonuses sila. Dito ngayon pumapasok yung step 6.
share this with your friends. So, kung papansin ninyo, yung bawat isang site ng pagkiklaima natin, mga faucets, pwede kang mag-refer. So, ano yung bonus? So, pakita ko sa inyo dito pag nag-claim ako. So, kung papansin ninyo, nag-open siya ng new window dahil yan sa mga ads. So, medyo, yun lang, ang medyo nakakainis lang dito. Talaga mayat maya may nagpa-pop up. Kasi, paraan din nila para kumita nung gumawa ng site na to. So, pwede kang mamili, pwedeng recaptcha, or para sa akin kasi, mas preferred ko yung Solve Media kasi desktop yung gamit ko. So, nagtatype ka lang. And in suits. And click Submit. Take note pala, minsan nagbe-fail ang captcha for some reason. Ang ginagawa ko lang, nare-refresh ko lang. So, yan. Ngayon, kung mapapansin ninyo, ayun, wala ulit. Meron mga iba't ibang klaseng bonuses. So, ang kagandahan ng bonuses, yung claim amount mo, namumultiply siya. So, explain ko to one by one. So, una, yung daily related bonus. Ibig sabihin lang nito, sa lahat ng mga sites natin, meron tayong bonus na nadadagdag every day. So 1% siya every time na nag-claim ka ng tawag dito nung coin na magkakasunod. So halimbawa ngayon dahil nag-start back to zero ako, zero yung loyalty bonus ko. Then kung nag-claim ulit ako kinabukasan, madadagdagan to 1%. Then 2%, 3%. Ito is dadagdagan as long as lagi kang nagki-claim kahit isang beses sa loob ng 24 hours. So, ganun lang siya kasimple. Ang drawback nito, halimbawa, namintesan mo isang araw, babalik ulit siya sa zero. So, ayun. Itong another class, another type ng bonus, ito yung sinasabi ko na malaking tulong. This is the referral bonus. So, ang referral bonus, every time na mag-claim ka, meron kang makukuhang referral bonus kapag yung mga na-refer mo gamit yung referral link mo is nag-claim sila for the past 3 days. Check ko nga, hindi ko lang sure. Ayan. Ayan. For each active referral, you will get 1% bonus. Take note, maximum 100% added on every claim that you make from the faucet. Yung referral is considered to be active kung meron siya nakuhang faucet claim within the previous 24 hours. So, ibig sabihin, yung mga referral mo, masipag din sila, nagki-claim din sila at least once a day, may 1% ka makukuha doon. Then, lastly, itong mystery bonus, random yan. At on top of that, itong mga sites na to, pakita ko ulit ha, logout ko to, meron silang lifetime na referral commission. So, every time na nagki-claim sila, bukod dun sa 1% na yun, pag direct referral mo sila, meron ka nakukuha na 25 for this one, for Dogecoin. So, for Moon Bitcoin, ito yung sa Bitcoin, ayan, 50%. So, medyo may kalakihan din. So, same rule applies dito sa Bitcoin, sa Doge, sa Light, saka dito sa Light. Yung mga may moon na title para madaling maalala. Itong bonus Bitcoin saka Bitfan, parehong Satoshi ang nire-return nito, pero iba yung patakaran nila. So, sa Moon Dash, ganun din, 25%. Tapos yung binanggit ko rin na daily referral, saka yung daily loyalty. Pati rin ito, Moon BCH. Ito naman yung sa Bitcoin Cash. So, that's it. So, I hope you learned something. Saka, ito, if you like this video, I recommend na i-share nyo din to sa mga friends nyo. Kasi, kung tutuusin, libre ito. At the same time, nakakatulong na rin kayo sa kanila libre.
Saka added bonus din sa inyo yun. Kasi syempre, the more referrals, mas malaki yung chance na tumaas yung balance nyo, mas marami kayong makukuha, mas marami kayong makukonvert, mas maraming profit. Di ba? So, ayun. I hope you learned something. Next video ko, kung naalala nyo, meron akong iniwan na dalawang faucet na hindi ko pa na-explain. Itong bonus Bitcoin, saka yung Bitfan. Hopefully, I'll explain this one sa next video para mabigyan ko kayo ng detailed na description paano naman sila kumikita. So, ayun. Thank you. I hope you learned something. That's it.